Mga kapatid, ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan. Ang tanong, sino po sa inyo dito ang gustong umakyat sa langit? Taas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas, saan nyo gustong pumunta? Kung gusto ninyong makakyat sa langit, sino naman po sa inyo dito ang gustong mamatay? Wala. Mga kapatid, walang umaakyat sa langit o walang makakaakyat sa langit nang hindi mamamatay sa mundong ito. Di po ba? At sa pag-akyat natin sa langit, tayo ay bubuhayin ng Diyos. Sapagkat walang pumapasok sa kalangitan na hindi binubuhay ng Diyos. Mga kapatid, ngayon ay ang pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan. Ito po ay 40 araw pagkatapos ng ating Panginoong Jesucristo ay muling mabuhay. Tandaan, pagkatapos na siya ay muling mabuhay, hindi pagkatapos na siya ay mamatay. Tayo kasi, di po ba, kapag yung mahal natin sa buhay ay pumanaw, ipinagdiriwang natin yung kanyang tinatawag na 40 days. Di po ba? At hindi ito katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Noong ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay, 40 days kasakasama niya ang kanyang mga alagad. Pero yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw, kapag sila ay pumanaw, no, within 40 days, hindi ibig sabihin, kasakasama pa natin sila dito sa mundong ibabaw. Walang ganon. Hindi po ganon. Oh? Kaya huwag kayong maniniwala kapag pumanaw yung mahal nyo sa buhay at pagkatapos meron kayong naamoy, sasabihin ninyo, siguro siya yun. Andi dito pa siya. Meron kayong nakita na kaninag na katulad niya, sasabihin ninyo, nagpaparamdam siya sa inyo. Wala pong ganon. Mga kapatid, ito mga nagpaparamdam na ito na akala natin ay ang mga mahal natin sa buhay, hindi po sila yon. Kung gayon, sino po sila? Sila po ay ang mga evil spirit. Po? Yung mga nagpaparamdam na ito, hindi sila yung mga kamag-anak natin. Sila po ay ang mga evil spirit na narito sa mundong ibabaw. At alam naman natin, ang mga evil spirit ay may kakayahang gumaya ng kaanyuan na meron tayo. Upang akala natin sila yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw. Tandaan po natin, kapag ang tao pumanaw, sa oras na siya ay pumanaw, sa oras na siya ay malagutan ng hininga, no? At humiwala yung kanyang katawan, yung kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan, ang kaluluwa ng tao na pumapanaw ay agad-agad na humaharap sa Diyos. Agad-agad na humaharap upang tanggapin yung paglilitis, yung paghukom sa kanyang kaluluwa. Ito po yung tinatawag nating immediate judgment, agarang paghukom. Kaya kapag ang tao pumanaw, dumidiretso agad siya sa harapan ng Panginoon. Upang doon ay husgahan ng Panginoon sa laki ng kanyang habag, sa laki ng kanyang pagmamahal. Kaya alisin na po natin sa kamalayan natin na kapag 40 days, no, na namatay yung mga mahal natin sa buhay, narito pa sila at kasakasama natin. Hindi po sila yon, mga evil spirit po yon. Ano po? Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit. Ano ang kaugnayan ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay? May kaugnayan ba ito? Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit. At sa kanyang pag-akyat sa langit, hindi lang yung kanyang spirito yung umakyat, kundi sa pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan,
taglay-taglay niya, dala-dala niya yung kanyang pagkataong. Si Kristo umakyat sa langit, taong totoo at Diyos na totoo. At sa pag-akyat ng ating Panginoong Kristo sa kalangitan, taglay-taglay yung kanyang anyong tao, yung kanyang pagkatao, ipinamahalas nito na sa pag-akyat ni Kristo sa kalangitan, kasama ng kanyang pagkatao, binigyan ni Jesus o ni Kristo ng puwang ang tao sa kalangitan. Ipinakilala ni Jesus ang sangkatauhan sa kalangitan. At sa pagpapakilala ni Jesus ng sangkatauhan sa kalangitan, nagkaroon tayo ng puwang sa langit. Ang tao ay nagkaroon ng silid sa kalangitan, sa puso ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa ibang ebanghelyo o kapag nakikipaglibing kayo, madalas sinasabi sa ebanghelyo, mauuna ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. At kapag naipaghanda na kayo ng matitirhan, sabi ni Jesus, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Sa pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan, ipinaghanda niya tayo ng matitirhan. Binigyan niya tayo ng puwang sa langit. Nagkaroon ng tahanan ang tao sa kalangitan. At yun yung mabuting balita ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan, na tayo bilang mga tao na dati ay parabagang istranghero sa kalangitan. Nung umakyat si Kristo sa langit, taglay ang kanyang katauhan. Hindi na tayo istranghero sa presensya ng Diyos, kundi tayo ay naging tunay na mga anak ng Diyos. No? Tayo ay kinupkup ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, pagkatapos ng buhay dito sa mundong ibabaw, tayo ay mayroong kaaya-aya na buhay sa piling ng Diyos. Doon, wala ng sakit, wala ng pasakit, wala ng pagdurusa, wala ng kalungkutan, kundi ang namamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. At katulad ng sinabi ko, mga kapatid, walang lumalabas o umaalis sa mundong ito nang hindi pumapanaw. Gayun din naman, walang pumapasok sa kalangitan na hindi binubuhay ng Diyos. Sapagkat ang mga nasa kalangitan ay hindi mga patay. Ang nasa kalangitan ay mga buhay at kasama ng Diyos pang magpakailanman. Mga kapatid, kung ang ating Panginoong Jesucristo nilagyan tayo ng puwang sa kalangitan, tayo po ba? Sana lagyan din natin ng puwang ang langit sa ating buhay dito sa lupa. Isabuhay po natin yung panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At ano yung panalangin? Yung napakagandang sabi, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Your will be done on earth as it is in heaven. Dito sa lupa, lagyan natin ng puwang ang kaharian ng Diyos. Dito sa lupa, lagyan natin ng puwang sa buhay natin ang langit. Upang nang sa gayon, narito pa lang tayo sa lupa, tayo ay tila baga nabubuhay ng parabagang nasa langit. At paano natin gagawin yon? Napakinggan po natin sa ating ebanghelyo, anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ipangangaral ang kapatawaran ng kasalanan. Ipangangaral ang pagsisisi ng mga kasalanan. Mga kapatid, makapumumuhay tayo na parabagang nasa langit kung ang pinangangaral ng ating puso at ang ipinapahayag ng ating buhay ay ang kapatawaran ng kasalanan, pagsisisi mula sa mga kasalanan. Mga kapatid, malalagyan natin ng puwang ang kalangitan sa ating buhay kung aalisin natin yung puwang na nananahan sa buhay natin kung saan yung kasalanan. Alisin natin yung puwang ng kasalanan sa buhay natin. Alisin natin yung puwang ng galit, yung puot sa puso natin upang nang sa gayon ang humalili sa puwang na ito ay ang kalangitan. Mga kapatid, nais ng Diyos
tayong lahat ay makapiling niya sa langit. At sana mga kapatid, dito pa lang, mamuhay na tayong mga mamamayan na parabagang nasa langit na. Ang pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo ay nagbibigay din sa atin ng pag-asa na kung saan, kung paano pinagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan, kung paano pinagtagumpayan ni Kristo ang kasalanan, kung paano pinagtagumpayan ni Kristo ang kapighatian. Lahat ng ating mga nararanasan ay magkakaroon din ng kaganapan at tagumpay sa buhay nito. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi lahat ng mga masasalimuot na pangyayari sa buhay mo ay permanente. No? Yung iyong kalungkutan, hindi yan permanente. Yung iyong paghihirap, hindi yan permanente. Yung iyong pagdurusa, hindi yan permanente. Kung nagsisimba kayo araw-araw nito nakaraang linggo, masasabi na sinasabi sa Ebanghelyo doon, kayo ay tatangis, kayo ay mamimighati sumandali. Subalit pagkatapos ng ilang sandali rin, mapapalitan ang iyong kalungkutan, mapapalitan ang iyong kapighatian ng kaligayahan. Ang pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo ay pagpapaalala ng lahat ng ating mga pagdurusa, lahat ng ating paghihirap, lahat ng ating pinagdaraanan, lalo tigit ang kasalanan ay hindi permanente. Ang lahat ng iyan ay panandalian lamang. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay, kung paano siya umakyat at umangat patungo sa langit, iaangat niya tayo, hahanguin niya tayo sa ating kinasasadlakang pagdurusa, kalungkutan, kapighatian, at sa pag-aangat at paghango niya sa atin sa lahat ng ito, makakasama natin siya sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kinakailangan lang, mga kapatid, ay lagyan natin ng puwang ang langit sa ating buhay. Iwaksin natin yung kasalanan, iwaksin natin yung sama ng loob, iwaksin natin yung anumang humahadlang o pumupuno sa buhay natin upang hindi magkaroon ng puwang ang kalangitan sa ating buhay. Tandaan po natin, ang lahat ng ating pinagdaraanan ay permanente lang. Si Jesus na umakyat sa langit ang siyang magahango sa atin sa kinasasadlakan nating kasalanan at pagdurusa sa buhay. Amen.